The juice with the, no, not with the sandwich. And the juice of the sandwich. Itang pabaan ko sa mga bata, apple at carrots, guys. No, not oh, yet. Jake's. But I love to make your sandwich. I want a sandwich now. Now? Yeah. Small sandwich. I will make for you from the end. Huh? The salami. Salami? Nakasampay na ako. Bye kids. Bye bye. I know. Ito na yung oras ko. Ganda orange. Namumukadkad sila guys. Sobrang ganda. Bakit kaya namatay ito? Hello, bye kids! Hi guys! Good morning! Natatawa lang ako dito. Mag-isa na naman ako. Kamera na naman ang kausap ko. Anyway, yan, nagluluto ako. Nagpre-prepare ako ng tawag nito. Uulam namin, pagkain namin ngayon. Basela or rice. And then, ano pa yung gagawin ko? Ito, broccoli. Bumili ako ng broccoli. Ilagyan ko ito ng garlic, ganyan. Gusto ng mga bata ang broccoli. So, yun lang yung luto na gusto nila guys. Pero yung ihalo-halo sa mga meat, ganyan, ayaw nila. At gusto nila yung madaming garlic. Lagyan ko ng konting black pepper, salt. And then, konting soy. Absorb na gusto nila. Kuha ako ng patungan ng camera para kita nyo ang ginagawa ko.
Naglalaba ako. Natatawa lang ako. Mag-isa dito natatawa ako, guys. Nagising lang. Ito yung green peas. Garden. Ang tawag nito? Tawag nila basela. Oo. Yan ang natuin ko, guys. Umulan dito sa Lebanon. Paiba-iba ang weather. Alam niyo, pasensya guys kung dito lang ako umiikot sa kusina ko. Dito naman talaga. Dito kasi yung lugar ko, yung kung saan ako lagi na kung saan lago ako nag-i-stay, nagluluto, ganyan. And sa Salas naman, bihira lang ako pumunta doon. And saka lang ako mag-stay pag yung mag-edit na ako, yung mag-rest na ako, ganyan. So, kaya minsan hindi ko na ipapakita ang ibang parte ng bahay namin. And dito lang talaga ako, guys. Kung hindi dito, sa labas, sa garden, ganyan. Hindi naman lumalabas ako, ganyan. Pero, yun. Ngayon, hindi ako dito lang sa bahay. Hindi po ako nagtatrabaho sa labas, kaya ito lang yung nakikita nyo. Yung kitchen ko, yung garden ko, yung balcon namin. And minsan, nakakalabas din. Pero, hindi lagi. So, sorry. Pasensya talaga kung naumay na kayo sa vlog ko, sa mukha ko. Okay lang. Okay lang, guys. Pero wag naman yung masasakit na sabihin nyo na maliit ang bahay namin. Okay lang kung maliit ang bahay namin. Hindi yun importante, guys. So, sa nagsasabing maliit ang bahay namin, okay lang. Yung anong magagawa ko, guys, kung ito yung bahay namin. And proud ako sa maliit naming bahay. Ito yung home sweet home namin eh. Ito yung home sweet home namin. At contento ako kung anong bahay kami nakatira, saan kami nakatira, guys. May pagkain lagi doon. Happy na kami. Yung pangit man ako, okay lang. Itong binigay sa akin ni Lord. Hindi ako kung sino lang yung nagkagusto sa amin, napanoorin kami, yung nagkaintindi, doon ako nagpapasalamat sa mga taong ano, guys, nagmamahal sa amin. At thank you pa rin sa mga taong napapadaan dito sa vlog namin, sa munting tahanan naming ano. Hindi ko yung sinasabi ng isang ano na wag ako humangad na sumikat. Hindi ko yun ano, guys. Hindi ko yun hinangad. Basta ang importante, masaya ako na nagbabahagi sa inyo ng totoong buhay namin. And kung ano man yung mga pinapanood yung vlogger na alam niyo, wag niyo na lang akong i-compare kasi iba-iba po kami ng sitwasyon sa buhay. Ako, kung ano yung totoong buhay ba? Totoong gawain ko sa bahay, hindi ko naman, wala akong time, guys. Yun yung totoo, pagkagising ko, mga anak ko na ang asikasuhin ko. So, lumalabas man kami, oo, minsan nakakalimutan ko talaga maglagay ng lipstick, pero hindi ko ugali yung mag-lipstick. Ganun, guys. And saka lang ako mag-ayos pag yung alam ko na occasion ba, ganyan. Itama natin, ilugar ko, ganyan. Inilulugar ko. Pero pag sa supermarket naman na ganyan, sa labas, alam nyo, sa mga ano lang, nilalagay ko lang lip gloss, hindi ako naglalagay ng lipstick.
Di rin ako nagpupulbo. Kasi, hindi ko gali magpulbo, guys. Siguro talaga kasi ganito ang lips ko since then. Parang ano, kasi nga, low blood ako. So, yun, pag sabihin, minsan kasi araw-araw da, sabi ni Mr. Halika, kahit nagluluto ako, isasama niya ako, ganyan. So, wala akong time na maglagay ng lipstick, magpaganda ako, ano yung itsura ko na lalabas, ay dito sa bahay, lalabas ang... Hindi ko kailangan magpaganda or ano para magustuhan niyo ako, ganyan. Okay lang. At itong bahay naman namin, wala akong magagawa guys kung ganito. Alam niyo, ayan, sabitan ng susi. Hindi yan abubot, guys. I mean, hindi yan yung mga ano. So, ano ba? Ang ayos ang gusto nyo. Ito, kaldero ay mga... Ito, nilagay ko na lang siya kasi walang akong space sa cabinet. Kasi full na siya. Ito, yung mga beans, yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Ito naman, yung mga... mga ano... linis, paglinis sa bahay, ayan, doon, mga oil, saan ko ba, eto, puno na rin, nilagyan ko pa nga ng mga kaldero, ay mga kaserola na hindi nagagamit. So, ito naman, yung mga like jam, dito ko nilalagay, kasi minsan, yung anak kong babae, gumagawa siya ng sandwich, kaya nilagay ko dito, pag magutom siya, kuha lang siya, hindi na siya magtanong sa akin, ayan, prutas, ayan, gamot, biscuit. Ito guys, ito mga useful ano ko. So, itong counter ko, ito means pag nagluluto ako talaga makita niyo na magulo kasi dito ako nag-slice, ganyan minsan. And ito, prepare ko na yung paglutuan ko. So, ito naman, ayan. Mga ano ni Mr. Abubot niya tawag nito, mga gamit niya sa yung medicine niya, diyan niya nilalagay. Oh, ito naman, mag-tour na tayo. Gawa ito ay lagayan ko ng gatas, cornflakes, ayan, mga snacks ng mga bata. Dito ko nilalagay kasi pag nagugutom sila, kuha lang sila dyan. Ganyan guys, mga, alam nyo? So, hindi yan, ito, lagayan ng, ano ko, yung halaman ko. Dyan ko lang nilagay kasi yung halaman nasa labas.
arawan ko. Ayan guys, so ito ang kusina namin. Ito naman, dining table namin na maliit, na sinasabi nyo ang liit ng table. Dining table namin, oo. Maliit talaga siya guys, pero sanay na kami. So ito, Kleenex. Ito, yung nahugasan ko kahapon, hindi ko pa naibalik sa lagayan niya. Ito, nilalagay ko dito kasi si Cheyan mahilig yan sa sili. Ito naman, tinapay. Kabibili ko lang yan. Okay. Kaya, kung ano yung nakikita nyo guys talaga ganito. Ito, nuts. Lagay natin dito kasi si Mr. Nakalimutan niya kahapon. Nagkain ng nuts. Lagay natin dyan para makita niya kasi si Mr. Ano yan? Mahilig sa nuts. So ayan, ito yung prepare kong pagkain namin. Potato. So yun lang guys, ang ano namin. Hindi ko alam kung saan yung sinasabi yung agubot na gulo. Hindi ko alam guys. Tinitignan ko naman kung saan parte ng kusina ko yung sinasabi yung nakasabit. Eh, talagang ganyan guys eh. Wala akong gagawa. Ganito ang itsura ng bahay. Alam, babaguhin ko guys. Tinapon ko na nga yung iba eh. Pero one time, nagtapon ako ng gamit. Tinanong ng beran ko. Sinabi ko, tinapon ko. Anong masasabi? Sabi niya, bakit ko tinapon? So, ayaw ko nang magtapon guys. Ng gamit. Kasi hindi nga sa amin itong bahay guys. Pinakita ko lang kung ano yung mga sabit. Ito naman, yung mga strainer ko. Yan, sabitan talaga yan. Ginawa ng benan kong lalaki. Ito naman, yung pag, ano. Yan, guys. Yung mga sinasabi yung vlogger na, ano, maganda ang bahay, maayos ang bahay. Na, di talagang ganun, guys. Maganda siguro ang ganun talaga guys, iba-iba naman ang buhay ng mga vlogger, so wag kayong mag-compare kung ano yung inuidolo nyo. Wag nyo sabihin sa ibang vlogger na ganun din sila kasi may kanya-kanya po kami ng ano, ng content. And kung beauty content nila ganyan, ako hindi, talaga bahay, talaga family vlog. Hindi po ako pwedeng mag-makeup, mag-lipstick sa bahay kasi iba-iba po yung content ko. Hindi po ako laging lumalabas. Saka lang lalabas ako pag alam mo, oo, lumalabas ako na hindi nagle-lipstick. Kasi nga, ura-urado minsan guys. Saka masaya ako sa ginagawa ko. And then, ang asawa ko, hindi naman niya ako pinipintasan na ang pangit mo, mag-lipstick ka, hindi naman. Once na sabihin sa akin ng asawa ko ng ganun, oo, gagawin ko, mag-lipstick ako at magpaganda. Pero hindi ako natatakot, guys, na ganito ang itsura ko na humarap sa inyo. And hindi ako nahihiya. At saka, sa asawa ko, syempre, doon ako maniwala sa kanya. Nagsalita lang ako ng konti. And then, yung mga ano, walang kwentang nagsasabing walang kwenta ang vlog ko, okay lang guys, hindi ko kayo wala akong masabi, basta wala lang, kung walang kwenta okay lang. Yung mga thank you pa rin ako kasi nag-comment kayo, kasi nakakatulong sa ang comment nyo, ang like nyo ganyan, thank you sa mga taong ganun. At na-appreciate ko din yung mga taong na matagal nang nakasubaybay sa amin. Yun. Mga talagang nagmamahal sa amin. Na-appreciate ko yung mga yun, guys. Alam nyo na kung sino kayo. So, magluto na ako para meron akong maaga akong makaluto ngayon. Magsampay na naman ako. Ganun lang, after ng washing. Mag-wash na naman ako. Para ano. So, mamaya ulit guys. Pag tapos na ako, ipakita ko kung ano yung niluto ko. Nagluluto na ako. Kawa lang ako. Dito lang mag-isa. Nilagay ko na yung carrot at saka potato.
Mamaya ko na lang ilagay ito kasi nasa kansya, malambot. Ito kasi fresh. Ayan, ilagay natin itong kamatis para maluto niya yung ano natin, tomato. Ay, yung potato. Hello? Eh. Oh, okay. I give her the plastic? Yala, okay. Yala, okay. Yala, bye. Tumawag yung si Mr. ko. May dadaan daw yung kaibigan niya dito. And ibibigay ko daw ito. Hindi ko naririnig, tumawag pala sa phone ko. Kapag hindi ko masagot yung tawag niya, sa bahay siya tatawag. Nasa work siya. Ah, dito na. Dito na yung kaibigan ni Mr. Guts. Ito, ibibigay ko lang ito. Ibigan ni Mr. May binigay ko yung sabi ni Mr. na ano, plastic. Ewan ko kung anong laman ba yung usapang lalaki. Yun. Alis na. Alam niyo guys, ang isa na inuidulo kong vlogger, napakasimple. Dalawa sila, nasa Amerika sila, sikat silang vlogger. Doon ako na ano, yung sobrang ano din nila, simple. May kaya sila and then napaka-simple sila guys. Si Inday Roning at saka si Phil, ano na yung isa, nag-aalaga siya ng nanay niya sa buhay sa Amerika yung ano niya. Phil sa Life in America ata yun. Yan. Yun, napaka-simple niya din. Ano ako sa kanila, silent viewer nila ako, doon ako kaila na ano tawag niya, idulo ko sila na vlogger. Pakita ko sa inyo. Masarap din to kapag may minced meat yung ground beef. Pero okay na ito, gusto ng mga bata. Kain sa rice, ito yung vermicelli. Hey guys, nakaluto na ako. Ito na yung food namin. Ayan. And then, ito na yung rice. Lebanese rice. May vermicelli siya. Vermicelli. And then, hinihintay ko ang mga bata. At umaraw na siya. Kanina umuulan. Mga aso ko. Ilagay natin yung clothes dito kasi umulan siya. Bilad natin guys sa araw. Nahulog na. Andito na yung dalawa. Sobrang saya nila sa sobrang busa nila. Tumatalong pa ito. Running nose daw ang bata. Ayan. Dito na sila. Ita. So, pakainin ko na sila kasi kumain na kami ni Mama. Achoo! Na lahat nag-a-atkin. Yes, we... I don't know. Okay, I want it because it's very dishy. It looks like dog treats.
But it's like chicken and egg. Yeah, it tastes like chicken, but he said it's beans. But it doesn't look like beans. Yeah. Beans. It's square. Mm. It's square head egg like this. And it's so delicious. I mean, that's the his mom. That's yung kumakain na sila, andito na sila. Saya ako pag andito na sila, may kausap ako. Nag-uusap naman kami ni Mama. Minsan, kaya lang, minsan lumalabas siya. Mag-isa ako minsan dito.